Okay na? Okay. Playing? Playing, okay. Playing. Magandang umaga. Okay lang, sige tira natin. Wow, liwanag naman! Siyempre! Ayan, ayan, tama lang yan, kuya. Tama. Maaga ang gising, bumangon sa dilim. Magandang umaga mga kalakbay, kami ay narito ngayon sa Ibulao, Ifugao. At ngayong umaga ay susubukan namin abutin ang pinakamataas na highway dito sa Pilipinas. Ito ay may taas na nakita ko sa Google. 2,848.66 meters above sea level. At kasama ko ngayon ang mga kalakbike ng Nueva Vizcaya. Umalis kami ng Solano ng 2:30 at ngayon ay 5:30 ng umaga. At maya-maya lang, sisimulan na nating akatin ang Tinok Ifugao. Introduce ko sa isa yung mga kasama natin. Yan si Kuya Lloyd! Siyempre si Boss Melvin, si Pops Marvin, si Kuya Jing, at magbabalik na si Dora the Explosive. Inaahon namin ngayon ang daan papuntang Kiangan. Ngayon ay alas 6 na ng umaga. Magandang umaga. Kiangan, Ifugao. Itong ride na to ay isa sa mga dream rides. Kumbaga, pinapangarap na magawa. Personally because ikaw ba naman ang makarating sa highest highway system of the Philippines? Kaya kapag nagawa ko to, isang malaking karangalan. Pagkatapos ng mayigit isang taon ng pagbibisikleta, ay magawa ko itong napakalaking accomplishment. So help me God! Huwag na ikaw ay magpapiling paay nangangating. Mahamog na umaga! Matay'ng umiti. Pasado alas 6 ng umaga at tayo umakyat ngayon sa Kiangan ni Ifugao. Isang nagit kumulang 8 kilometro ang akyatan. Banayad naman. Mahamog. Malamig. The weather is convincing. Ibig kong ipakilala muli ang aking iniidolo sa pagbibisikleta. Isa sa mga iniidolo ko, si Pops Marvin. Siya ang utak ng ride na ito. Siya nagpupumilit sa amin na umakyat papuntang Tinok. At pipilitin namin gawin ito sa loob ng isang araw lang. Kaya ba natin? Pops? Yes. Kilometers pa papuntang Asipolo. So mahaba-habang haon pa. Haon tayo rito. May isang likuan dito. Yan, nakikita nyo. Iniintay namin yung makasamahan namin. At dito tayo aahon. Break time. Pahinga muna. Presenting ang aking partner. Ate Goyang. Yeah! Love it.
konting pahinga at tuloy tayo mamaya sa ahon. Bago rin namin kasamahan. Kaya Lloyd, first time niya magano, long ride ngayon. Mali pala yung rota kanina. Subali, didiretsuhin natin ang poblasyon ng Kiangan. Tapos doon, lalampasan yung Kiangan Shrine. Tapos, diretso na tayo doon. Papuntang Tinok. Mayroong isang mabait na biker na taga Kiangan. Sasamahan kami hanggang doon sa bungad ng Tinok. Ayan si sir. Tinok, 37 kilometers. Dito pala yun. Ifugao Academy. Ito ang pinakamatandang school dito sa Ifugao. Approaching Kiangan Shrine. Close na. Maaga pa. Nung oras na ba? Mga 6:30 siguro ng umaga. Approximately. Duman lang kami rito, umikot. Sumilip. Sabado ngayon, di ba? Kahit Sabado noon, hindi pa pili. Siya nga pala yung kasamahan natin, yung nag-guide sa atin, si Sir. Ano pangalan mo, Sir? Rolando Illad, Sir. Rolando Illad. Taga Kiangan, nagtatrabaho sa LGU. Kiangan, siya yung mag-guide sa akin. Sino mga babaiti mo, Sir? Shout out ka. Yung mga bikers from Misgaya. Sino pa? Mga IMB bikers. Morning. Iyon. Para sa Tinok. Thank you. Ganito ang klima dito sa Kiangan at hanggang sa taas. Malamig, mahamog, medyo maambon. Mabigat pumidal daw. Pero at least iwas las pag to, pag ganito. Bawas las pag pala. Grabing hamog. Thirty-three kilometers before Tinok. Ay, ano? Ganda, oh. Oo nga. Mama? Si, yung bunga. Buwa? Buwa. Approaching mga kalakbike, isang magandang attraction or spot dito sa Kiangan or Tinok na yata. Ito, di ko kabisado, basta ito ang tinatawag nilang hello? Imbuliklik Rock. Isang napakalaking bato. Ayan. At may mga riders na nanggaling na yata doon. Morning, sir. Oh, di ba? Ang laking bato. Woo! Imbuliklik Rock. Napakalaking bato. Tara magbato. Ay, bawal na bato. Time check 7:17 ng umaga. Anong lugar na ba to, sir? Nagkakadang. Tinok na to? Hindi, Kiangan pa.
Kiyagan pa rin, nasa Kiyagan pa rin. 10 kilometers pa, Paps. Dari 2 kilometers pa daw. Medyo malayo-layo pa. Sobrang swerte talaga namin kasama natin si Sir ngayon. Nag-guide sa amin papunta rito. Woo! Okay, Melvin. Kumusta yung ahon mo dito? Okay, sir. Walang ibubuga yung bagyo dito. Walang ibubuga yung tiblak. Paano walang ibubuga? Dito, mausok na. Uusok ka dito. Uusok ka talaga dito. Marami kang dahal na hihilingin. Grabe. Puro hamog yan. Hatid mo'y tuwa at galak. Padyak, lakas at sigla na tiyak. Padyak, burado, lungkot at iyak. Tatak, lakas, luohoh. Padyak, ahon, ahon, ahon. Ahon, baby. Ingala. Nakakangiti pa si Sir Lloyd. Pahinga. Alam mo, Sal. Busog na kami. Natapos namin mag-breakfast dito sa huling kainan bago ahunan. Kaya dediretso na kami doon sa highest point. Pagkain dito, longganisang may sabaw. Masarap dito. Sa Awa Store and Eatery. There. Wow. Ang ganda. Ang ganda ng view, sobrang ganda. May kukumpara ko to sa Poblacion, ang Baguio. Parang ganun yung ahon. Pero maraming recovery dito. Ito. Ganda. Nagre-recover nga kami. Namamalas ang kagandahan, biyaya ng kalikasan. Bundok, batis, gubat at talon, sumabay, sumama sa ahon. At ganito nga ang ahon dito sa Tinok. Ahon, recover. Ahon, recover ulit. Kaya mga kalakbay, kayang-kaya niyong puntahan ito. Basta pagtiyagaan lang. One kilometers pa na puro ahon. No. Kikita nyo naman tong bato. Mga mamaus.
spotted. Time check, 9:20 ng umaga. Ahon pa rin. At nagpakita na si Haring Araw. Kaya mainit na. Ilang kilometers pa? Kaya pa. Ilan pa ba? 20? 20 pa. 20 kilometers. Kaya pa yan. Kaya pa, kaya pa. Tuloy natin to. Parang wala ah. 20 kilometers pa. Poblasyon. Ayan na sila. Twenty kilometers pa nga bago poblasyon ng Tinok, mga kalakbayk. Mataas na yung araw dito, mga 9:30 ng umaga. Masisige pa mga daan. Ang maganda rito, malamig ang hangin. Kahit mataas ang sikat ng araw, malamig ang simoy ng hangin. Merry Christmas! Woohoo! Hello! Buyol! Ito, wedging. Naka hybrid. Kayo na pa nagreklamong makunat. Gatong, gatong. Woo! Malapit na! Malapit na! Malapit na si Barangar! Approaching tayo sa isang matinding ahon. Kaway-kaway naman mga idol. Ayos ba kayo? Doon tayo pupunta daw kuya. Doon ba? Oh, yan. Oh, wow. Ang taas naman yan. Diyan nga ba? Hongduan. Dito sa baba, pero yun lang. Eh, saan yung highest peak dito? Doon. Ah, doon pala. Doon. Doon tayo pupunta. Pero kapag galing tayo, Wiggy-wiggy. Taas, grabe. 10:15 na umaga. Tuloy pa rin ang ahon.
10:35 ng umaga, mga kalakbayk. At sa tingin ko, narating na namin ang sentro ng Tinok. Pero mula rito, mayroong isang matas na ahon. Itong mga bundok nila rito talagang ginagawang taniman ng mga gulay. Ito na yung uling ahon. Pero kung titignan mo, akit ka pa hanggang dun sa kaulapan na yun. Andun sa kaulapan na yun. Dun. Mga kalakbayk, alam niyo naman kung gaano kaliwanag sa dakong iyon. Pero ang pupuntahan natin ay doon. Doon sa bundok na yun. Yun na. Yun ang highest point. Yan, mga kalakbayk, ang ating aahunin. Doon sa bundok na yun. Doon na ang summit. Sobrang taas na. Ayun si Kuya Jing. Doon. Ayan, 8 kilometers na ahon mula sa poblasyon ng Tinok. Yan yung binabagtas namin ngayon. So, nasa 8 kilometers na ahon na ito. At malapit-lapit na dun sa taas. Alas 2 ng hapon. Pero mahamog dito sa Tinok. Konting-konting ahon na lang. Yan. Pajak. At talagang zero visibility na dito sa taas. Kapal ng hamog. At sa wakas, dumating rin tayo dito sa highest peak. Thank you, Lord. Ay, sige. Hindi mo kayo mabiska, sir. Salano. Kay, kay! Woo! Congratulations, paps! Congratulations! Woo! Ayun. Dinidikit na. Ayan, lakbayk. Tinok team. We made it. Ito yung ano, sticker ni Ian Howe na linagay niya nung nag-vlog sila rito. Tsaka yun, sarap mag-bike. Okay, Team Black Bike! New highest elevation of the Philippine Highway System. Unlock! Sigilan na tiyak, pajak, burado, lungkot at iyak, tatak lakas loob.
pajak, tatak lakas loob pajak.